isang masaya at maimpormasyong araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si PCOO Assistant Secretary Kris Ablan. Espesyal ang ating episode ngayon dahil dinayo natin mismo ang ahensya ng mga kwentuhan natin dito sa programa. Hilig mo ba ay agham at teknolohiya? Yan ang on point na hihimayin natin ngayon at aalamin mula sa isinusulong ng ahensyang ito ng pamahalaan. At syempre, diretsyong impormasyon mula sa ating resource person. Tatalakayan din natin ang mga detalyeng maaring may ibang kahulugan o konteksto para mas may paliwanag natin sa ating mga kababayan sa pinakamabisang paraan. Ito po ang programang sumasalamin sa tama, maayos at may malinis na layunin. Ito ang FYI. Ngayon naman ay tututukan natin ang kakaibang likha ng government agency na ito na layon makatulong at makapagbigay ng karagdagang kaalaman sa mga mahilig sa science and technology. Alam niyo ba ang ahensyang tinutukoy ko? Walang iba kundi ang Department of Science and Technology o DOST. Ano ba ang pakinabang natin sa DOST Starbooks at para saan nga ba ito? Yan ang sabay-sabay natin alamin sa report na ito. Pag-aaral at patuloy na pagsasaliksik sa siyensya at teknolohiya, yan ang mandato ng Department of Science and Technology o DOST. Ang DOST ay binuo bilang National Science Development Board noong June 30, 1958 sa panahon ng administrasyon ni President Carlos Garcia. Makalipas ang higit 20 taon, kinilala ito bilang National Science and Technology Authority o NSTA noong March 17, 1981. Pero noong January 30, 1987, ang NSTA ay umangat at naging cabinet-level status matapos lagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order 128. Simula noon, tinawag na itong Department of Science and Technology. Maraming ahensya ang nasa ilalim ng DOST. Kabilang dito ang mga opisina ng Collegial and Scientific Bodies, Sectoral Planning Councils, Research and Development Institutes at Scientific and Technological Services. Ang mga kilalang attached agencies ng DOST na nagbibigay ng impormasyon patungkol sa ulat ng panahon ay ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA at Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang opisina naman na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga proyekto ng DOST ay ang Science and Technology Information Institute. Maswerte tayo dahil pinaunlakan tayo ng DOST na mabisita ang kanilang tahanan dito sa Bikutan, Taguig City. Ang ating mga kasama ngayon ay isa sa mga nagsusulong ng Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk Station o DOST Starbooks. Siya rin ang head ng DOST Science and Technology Information Institute. Please welcome Director Richard Burgos. Maraming salamat po, Director Burgos, for allowing us po here in your very fine office, DOST-STII. Asec Kris, isang karangalan para sa amin na tumanggap sa inyo, sa aming tanggapan. At andito tayo ngayon sa isang aklatan, library. Ano po ang laman ng library? Mga libro, di ba? Anong laman naman ang ng mga libro? Impormasyon. Right. Diba? So ito, this is a special collection of science and technology materials. Mga references, mga theses and dissertations of our scholars. Marami po yan. Apa. Pero science and technology lang. And itong library po na ito, itong aklatan na ito, ay bukas po sa publiko. Bukas po sa publiko ito. Right? Monday to Friday, 8 to 5. At hindi lang yun. Online po siya. So, na-digitize na namin ang collection namin. At we have made that available online. So people can actually visit our library online. Ano po yung website ng ating online? They can go to our website, yung stii.dost.gov.ph. Right. All right. Or they can also look for starbooks.ph. All right. Starbooks.ph, saka stii.dost.gov.ph. That's right po. So ang mahalaga dyan, available yung content natin online. Punta sa website, ma-access nila yung content natin. At libre po yun, Director. Wala pong bayad yun. Create lang sila ng kanilang sariling account, pwede na silang mag-access ng content. Now, last year, more than 2.4 million people accessed our content online. Okay. Alright? Pero kung tingnan mo,
kung paano ang sistema ng edukasyon sa ating bayan, medyo maano ka, magwo-worry ka kasi sa DepEd statistics, only 26% of our public schools today have access to the internet. Right. Either hindi, wala silang pera to procure or talagang malayo sila na walang signals na doon sa lugar nila. So 24% lang ng public schools may internet access. Ang ibig sabihin niyan, 76% don't have internet access. Don't have internet access. Kawawa sila, di ba? Samantalang 2.4 million. We take it for granted po kasi dito sa Metro Manila, meron tayong internet, malakas po ang mga telco, pero pagdating sa probinsya ay wala. And so I think it brings us to our topic for today, which is the DOST Starbooks project. Correct. Partner po natin ang DOST-STII sa Starbooks, andun po yung FOI. At para naman sa mga nanonood, Director Burgos, ano po ba tong Starbooks program? All right, Starbooks program, pareho ang apelyido natin diyan, impormasyon, di ba? FYI, FOI, Starbooks. Iisang apelyido natin diyan, impormasyon. Ang Starbooks or Science and Technology Academic and Openly Operated Kiosks ay replica or copy ng ating library. Alright? So, itong library na ito? Itong library na ito, more than 200,000 volumes ito or articles. So, available lang. Ginawa natin ang kopya, linagay natin sa isang PC, computer, at yung linagyan natin ng housing at dinadala natin yan sa public schools. Lalong-lalo na yung sa mga malalayong lugar na wala man lang, yung iba nga walang kuryente, di ba? Pero ginawa natin ng paraan yan. So, today, ang Starbooks ay makikita natin sa more than 4,700 sites across the Philippines. Wow! So, madami na po yan. Ang binibigay namin, siyempre yung content, kasi amin yun. Ang partner schools, together with their own partners, they have to procure the PC and the cabinet. Opo. Yung box. Ano, ha? So, sa tulong din ng other NGOs na may kakayahang magbigay, ay nabuo natin yan, 4,700 sites across the Philippines in all 17 regions of the country. Opo. So, ang Starbooks, anong nilalaman nito? Marami po. As I said, reference materials. Okay, meron tayong mga Filipiniana materials, kagaya ng Philippine Men and Women of Science. Okay? So dito natin makikilala yung ating mga national scientists, halimbawa, at saka yung mga researchers natin, at maintindihan kung ano yung mga pinag-aaralan nila. Ano ang kanilang contribution sa larangan ng kaalaman tungkol sa science and technology. Bale po yung Starbooks po, pag binuksan nyo po yung portal, may search tool po dun. Meron po. And then, tatatype lang nila kung ano yung hinahanap nila. Sabihin natin, solar power, lalabas po lahat ng mga artikulo tungkol sa tama solar po power. Yan. That's the way to search. No? Kung meron siyang search field, search engine, at bibigay sa iyo ang results ng kanyang search. No? Para sa mga interesadong mga kababayan po natin, ano-ano po bang mga probinsya ang meron ng Starbooks? Lahat po ng 81 provinces po, meron po ba tayong Starbooks? I think ano, kasi we work by regions, di ba? So, in all 17 regions, Starbooks is there. Okay? In 4,700 sites, nandun po tayo. No? Andun na ba tayo sa lahat ng munisipyo? Baka hindi pa. Alright? Pero ang mahalaga dito, ito, last February, nagkaroon kami ng kasunduan with DepEd. Opa. Ngayon, ang DepEd, gusto nilang gamitin ang content ng Starbooks at i-preload nila ito sa lahat ng mga computers at gadgets na ipamimigay nila sa public schools. Ang initial tranche, I think, is 300,000 equipment, no? PCs and tablets, etc. So, malaking tulong ito. From 4,700 po na kiosks, yes. You're now telling us na with the DepEd partnership, baka mag-balloon po yan sa 300,000. Oh, hindi lang yon. The objective is everybody, all the schools. 47,000 schools in the Philippines. Right, congratulations po. Opo, so itong kasunduan na ito, gagamitin ng DepEd ang Starbooks bilang isang alternative learning resource. No? So, tulong siya sa pagtuturo at pag-aaral tungkol sa science and technology. Ang dami mo kasi malalaman dito. Alright? So, hindi lang yung tungkol sa Philippine Men and Women of Science, meron din tayo dyang
S4SC, Science for Safer Communities. Mm-hmm. Ito mga materials dito, will parang makakatulong ito para makahanda yung ating mga tao. Pagdating ng sakuna, ready na sila. Yes. No? Ano yun? Bagyo, volcanic eruption, Lindol earthquakes, po. Baha, di ba? Typhoon. Kung ano man yun, ang daming materials doon na even LGUs pwede lang i-download at pwede na lang i-print. Tulad po ng tsunami, kung may mga kababayan po tayo na naninirahan sa may baybay, pag nalaman po nila yan, they know when to leave the area. Tama po yan. So marami pong materials dyan, including maps and etc. from FIVOX and PAGASA. Diba? Mm. And then meron din tayong mga investigatory projects, no? Samples ng investigatory projects in biology, in chemistry, in physics na nagawa na ng ibang estudyante. Para naman yung mga estudyante na kailangan ngayon na gumawa ng kanilang projects, ay meron silang pattern, kumbaga. Huwag lang silang mangopya. Hmm. Alright? So available yan para makatulong sa ating mga mag-aaral. Now, meron din tayo dyang mga science and math teaching modules. Apa. Na nakatag yan sa DepEd curriculum, K-12. So if you want to teach mathematics, for example, to grade 3, meron kang mga lessons doon, all you need to do is play. Di ba? Mm. And may mga exercises na. Play meaning it's a video. Yes. Video po siya. So play mo lang, download mo lang siya, play or put it in a projector or maybe a television screen, ay maaari na po nilang ma-appreciate yung lesson. Na? So K-12 po yan. Right? So, marami po tayong iba dyan. There's a collection of DOST technologies developed by our own scientists na magagamit nila. Meron din tayong mga livelihood videos. Galing ito sa Technology Resource Center noon na nawala na. Napunta sa amin yan. So, kung gusto nilang matuto, magnegosyo, halimbawa gumawa ng tocino, gumawa ng sabon, wherever they right. are, matutunan nila yan using materials from Starbooks. Alright? So, madami pa yan. May tayong S&T Encyclopedia. Meron tayong specific content for, let's say, agriculture. Meron din sa energy, yung Department of Energy, nakitulong sa amin dyan at nagbigay ng mga materials. Di ba? Pati ang Bangko Sentral, paano mangalap na mag-save, etc. Financial literacy program nila. Yung food and nutrition. Marami tayong materials dyan on food and nutrition. Okay. Paano mag-preserve ng pagkain? Tama po. Paano ang mag-seal para tama. Makapagkaroon sila ng otop, mga ganun bagay. Tama po. So, meron din tayong a portion of the collection has to do with content developed by DOST-TV. Yan yung aming broadcast platform. Tapa. No? So, we are on PTV4. We are also shows on GMA News TV. We even have a radio show, DOST-TV, sa radio. Sa Radyo Pilipinas. Every Saturday yun. Si Secretary mismo nandun. So, marami tayong content na talaga naman, kailangan din malaman ng tao yan. Tapa. Eh. Kasi alam mo, DOST parang halos, well, alam nila may DOST, pero hindi masyado naiintindihan kung ano yung ginagawa ng DOST. Kaya meron po tayong show na FYI. Tama po para yan. Sa mga kababayan po natin, huwag natin kalimutan for more research about this, log on to stii.dost.gov.ph at sa starbooks.ph. Susunod, boses ng ating mga kababayan ang ating alamin at diretsyong sasagutin ng ating bisita dito lang sa Sagot, Opinyon at Swestyon. Sa pagbabalik yan ng FYI. Ano nga ba ang Freedom of Information? Ang Executive Order para sa Freedom of Information ay nagsasabatas sa pagbubukas ng mga pampublikong dokumento para sa lahat. Ang bawat Pilipino ay may access na sa mga talaan, dokumento, papeles at datos para sa research ng gobyerno. Dahil sa FOI, makukuha mo na ang mga impormasyon mula sa gobyerno na makatutulong sa lahat ng Pilipino. Tumungo sa www.foi.gov.ph para sa kalagdagang impormasyon. Nagpapatuloy ang FYI.
para sa mga katanungan o nais na may pasagot sa DOST. Narito ang tanong, opinyon at suwestyon ng ating mga kababayan dito lang sa SOS. Ano nga ba yung tungkol sa Starbooks? Ano ba yung Starbooks na yan? Nasagot nyo na po ito kanina, Director Burgos. Pero para po sa ating kaibigang Lolo at Lola, ano nga po ba ang Starbooks? Oh, in case nakalimutan nila, ang Starbooks ay kopya ng physical library namin dito sa Bikutan. Alright. At nilalagay natin ito sa isang computer. At yung computer, meron siyang housing or cabinet. Dinadala natin niyan sa paaralan para na magamit ng mga estudyante at mga teacher ng science and math. Right? So ngayon, nasa 4,700 sites tayo sa buong bansa. Ayan. Okay, ito ang tanong bilang dalawa. Para saan naman po yung Starbooks? Ay, ang Starbooks ay available hindi lang sa may internet, di ba? Kasi karamihan ng ating mga paaralan pala walang internet. Opo. So yun talaga ang tumbok ng Starbooks. Madala yung content natin in science and math doon sa mga paaralan na walang internet. Ayan. At ito naman po ang tanong bilang tatlo. May bayad po ba yung pag-access sa Starbooks? Wala po. Ito po ay programa ng gobyerno. Kaya hindi kami pwedeng maningil. Alright? So libre lang po ito. At pwede siyang ma-access online. At doon sa mga paaralan na beneficiaries namin, pwede rin kayong pumunta doon gumamit. Nang libre. Wala na kayong babayaran pa. Libre siya. Pag dinownload nyo po, libre yung download na yun. Yes. Okay. Alright. At ito po ang ating tanong bilang apat. Sino mga pwedeng mag-access ng Starbooks? Is this limited po sa mga kabataan o mga estudyante o pati po yung mga ibang mga dun sa lugar ay pwede pong gumamit ng Starbooks? Yan. Ang Starbooks ay available online. So kahit sino pwedeng mag-register online at maka-access na sila. Kahit sino, right? Tanda, bata, professional, estudyante, lahat. Pero doon sa mga schools kung saan naroroon yung ating Starbooks kiosk, apa. Okay? Siyempre, yung unahin natin dyan yung mga teachers at saka mga estudyante. Of course, yung ibang schools kasi, nag-conduct din sila ng Saturday classes. At yung mga nanay na gustong matuto ng magne-negosyo kung ano-ano, pwede nilang gamitin din yung materials from Starbooks. No? So, depende na po sa school administration yon. In fact, meron din tayong mga beneficiaries na LGUs na gusto nilang ilagay yung Starbooks doon. Sa kanilang LGU. Sa kanilang pamahalaang bayan, di ba? Kasi habang naghihintay para magbayad siguro ng buwis, okay, pwede silang mag-browse sa Starbooks at marami silang pwedeng matutunan doon. Magandang punto po yung sinabi niyo, Director Richard, na ang Starbooks ay hindi lang po pa... Oo, ang Starbooks o yung library niyo po ay hindi lang para sa mga estudyante, pero pwede rin po sa mga teacher kasi sila din gagawa ng kanilang mga learning materials. Tama pwede mo. Rin po sa mga LGU, yung mga municipal agriculturist, naghahanap sila ng bagong teknolohiya para sa kanilang gawa ng crops nila. So, tama po. Madami pong application ang Starbooks. Meron kami mga kaibigang mga mayors, mga heads ng LGUs, na yun ang nakikita nila na it's good use for the time na andun yung mga citizens nila sa pamahalang bayan. Alright, imbis na naghihintay sila mahaba ang pila, pwede silang mag-browse doon sa Starbooks. Kesa maglaro ng Dota, no? Mag-research na lang. Opo. Okay, at ito po ang ating tanong bilang lima. Saan lang po ba makita yung Starbooks o meron din po ba sa mga bookstore? Saan po ba makikita ulit ang Starbooks? Okay, dahilan sa katagang books, ano ha? Well, ang Starbooks, ang laman niya, ano yan, digital materials yan. So, hindi yan physical na libro. At hindi rin yan binibenta. Apa. Kaya wala siya sa tindahan. Hindi yan kinakalakal, kumbaga. Binibigay yan ng libre. At ngayon, with the adoption of the Department of Education, hopefully, sa lahat ng 47,000 public schools sa buong bansa, magkakaroon ng access sa Starbooks. Ayan. So mula naman po sa tanong, lumipat po tayo sa suhestyon. Ito po ang suhestyon bilang isa. So ayun nga po, since online library po yung gagawin po ng DOST po. So online po, kasi nga po diba yung mga tao po ngayon, sobrang babad or tuk po ngayon sa mga
social media sa paggamit po ng internet. So parang mas mapapabilis pa po yung pagkalat niyo po ng info about dun sa online library po kung madi-disseminate po siya either through social medias or through using internet po. Parang gano'n. Ang Starbooks po ba o ang DOST-STII ay nasa Facebook ngayon? At kung nandun po kayo, ano po yung pangalan po natin dun? Meron tayong Facebook page on Facebook, ano? On Starbooks. But you can also have links to Starbooks using our websites. Apa. Sa DOST-STII. All right. Pero madali siyang hanapin. In other words, it's easily searchable. Kung gusto nilang mag-browse, hanapin lang nila starbooks.ph at makikita nila yung ating app doon. Wala naman kayong kaparehong pangalan? Wala po. Starbucks so, lang siguro. Meron. Pero starbooks.ph, D-O-S-T-S-T-I-I po yan. Tama po yan. Alright. So, nag-iisa po yan. Alright. Ito naman po ang ating question bilang dalawa. Siguro para sa akin na pwede rin siyang i-play sa mga ads kasi parang ang dami ng tao ngayon nanonood ng mga vlog, ganyan, mga video sa YouTube. Kaya parang yun yung isang way para kumalat. Ayun, Director Richard, naisip nyo na bang gumawa ng vlog? Hindi lang. Makipag-tie up with a vlogger. Kasi madami pong nakakaalam po niyan pag vlogger ang kausap ninyo. Alam mo, natutuwa nga kami kasi yung mga estudyante mismo, hindi mo na sila kailangan sabihan eh. Sila na mismo gumagawa ng mga vlog nila. Natutuwa kami, merong isang public school doon sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Apa. Gumawa sila ng dalawang vlogs. On Starbooks. Oh, wow. Kung paano nakatulong sa kanila yon sa kanilang mga assignment. Lalong-lalo na kung minsan ay nagba-brown out sa bahay, pagdating lang sa school, may electricity, pwede silang mag-research doon. Nakakatulong sa kanila yon. Sige po, hanapin ko po yan. Ayan. Gawa rin po tayo ng vlog. Marami po tayo pwede gawin. Aside from the FYI show, gawa rin po tayo ng vlog. Sige po. Tapos imbitahin ko po rin po kayo mag-tiktok din po tayo para marami pong makaalam. Ganun po. Social media, that's the way to go. Going back to our own on-point discussion with Director Burgos, ano-ano po ba ang ibang features nito? Sapat na po ba ito o may mga idagdagdag pa kayo in the future? Alam mo, ang Starbooks is a work in progress yan eh, di ba? At saka, alam mo naman mga scientists and technologists, hindi yan kontento kung ano nakikita nila ngayon. Naghahanap pa yan ng improvements, enhancement sa kanilang mga produkto. Kaya yung Starbooks, ngayon nasa kiosk, aba, hindi naman lahat pupunta doon sa isang computer kiosk, di ba? Samantalang mas marami na ngayon ang mayroong hawak na cellphone, di ba? Apa. So nag-develop tayo ng app that people can download, right? Okay. From Google Store. And they can browse. Ready na po siya ngayon? Apo. Searchable po, Starbooks. Searchable po yan. Wow. And then we can even download from Google Store yung GeoMap, Starbooks GeoMap. Apa. Pag download nila yun, makikita nila sa buong Pilipinas kung saan exactly nakalocate yung ating Starbooks. Apa. So 4,700 sites yan, nakaregister lahat yun doon. Apa. Alright? At hindi lang yun. Apa. Ang ating Starbooks, alam mo naman, ano ha, meron ding mga schools na meron silang tablets. Alright? Yes. So, ang ginagawa nila, yung kiosk, lalagyan nila ng router, and within a certain perimeter, ma-access yan ng mga estudyante and mga teachers using their gadgets. No? Right. Tablets or even cell phones. It's shareable po. Shareable at siya. At hindi siya exclusive na isa lang pwedeng gumamit. Apo. Pag nagkaroon po ng router, kahit 10, 50, pwede pong makagamit nun. Tama po yan. Wow. In fact, we're talking to a professor from the UK. He came here, he visited us, and they want to put up a manufacturing plant in Cebu. Ang produkto nila ay parang gadget din siya eh, na ang technology nila, mesh technology. Apa. Alright? So yung content ng Starbooks using mesh technology, pwede mo rin siyang masishare sa lahat ng mga estudyante sa isang paaralan. Wow. Right? So maganda yun. We are expecting them to come back this year. Apa. And get that project going. So galing. Enhancement yan ng ating produkto. So para sa mga watchers po natin na nanonood ng FYI, pagtungkol po sa Starbooks, hanapin lang po natin ang starbooks.ph online. At sabi rin po ni Director Burgos, they are in 4,700 kiosks around the country. At kakasabi lang niya po ngayon na meron din po tayong app. Hanapin lang po natin sa Google Play Store ang Starbooks. At pag gusto natin malaman kung saan ang mga lokasyon ng mga Starbooks kiosk,
hanapin lang po natin ang Starbucks GeoMap. Mga final words po, Director Burgos, para sa mga nanonood po ng FYI. FYI, gusto ko programa ito kasi ito ay tungkol sa impormasyon. Kagaya ng Starbucks, impormasyon yan na kailangan natin ipasa publiko. Ha? Kailangan natin ibahagi para magamit. Otherwise, walang silbi yan. Parang libro. Pag hindi mo binasa, sayang yung kwento. Nandun lang, natitira lang doon sa libro. Hindi nalilipat doon sa nagbabasa. Apa. So, ganun ang kwento ng Starbucks at marami na rin recognition yan. Yung American Library Association, binigyan tayo ng Presidential Citation in 2015 for being an innovative international project. Alam mo, ano yung kicker doon? Anong nagpanalo sa atin? Nakita nila yung mga picture na binitbit natin yung Starbucks doon sa mga malalayong lugar across rivers and seas and through up the mountains. Ang tindi. Sa Amerika, walang ganun. Isang pindot lang, nakakalipat yung isang produkto from one point to another. But sa Philippines, because we are archipelagic and dami nating islands, ang hirap po ng sitwasyon natin dito. Ang Starbucks ay isang solusyon ng problema na malaki sa ating sistema ng edukasyon. Salamat po, Director Richard Burgos ng DOST-STII. Importante para sa ating mamamayan na malaman may ginagawa ang pamahalaan para maiangat ang antas ng ating kaalaman. Ang mga ganitong klaseng proyekto ay malalim na pinag-iisipan para sa mga darating na henerasyon at para mapapakinabangan ng ating bayan. Kaya't ang Department of Science and Technology ay patuloy na nagpapasaliksik at pagtuklas ng mga bagong paraan at teknolohiya para magbigay interes sa mga Pinoy. Atin po itong alagaan at pagyamanin pa. Muli, maraming salamat sa ating bisita sa pagpapaliwanag ng kanilang adhikain para sa bayan. Sa ating pagbabalik, comments and reactions ang ating pakikinggan mula sa ating netizens. Dito lang sa FYI. Get to know your government better. Access records through the FOI. There are two ways, standard and online. For standard FOI, Step 1. Write a request to the agency and comply with their requirements. Step 2. 15 to 35 working days processing time. Step 3. You will receive a message when the information you need is ready. For online requests, Step 1. Search the information or the agency. If it's not yet available, make a request. Step 2. Wait for the email regarding the status of your request. Step 3. You can now review the information you need via email or through a government website. Visit the FOI website for more details. Nagpapatuloy po ang FYI. Oras na para basahin ang mga post at reactions dito sa ating segment na Share Ko Lang. Ano kaya ang say nila sa panibagong imbensyon na ito mula sa DOST? Alamin natin yan isa-isa. Maging parte ng aming programa at makialam sa mga napapanong issue, like, comment at share na ng ating pages. Bukod dyan, makikita nyo rin sa ating programa ang iba't ibang mahalagang announcements at importanteng events mula sa pamahalaan. Layo ng ating programa na maitaguyod ang pamahalaan para mas maging bukas sa publiko ang mga gawain, proseso at impormasyon ng iba't ibang ahensya. Sa pamamagitan nito, malalaman at mauunawaan ng mamamayan ang mga proyekto at programa ng bawat ahensya at mga nanunungkulan dito. Muli, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa loob ng 30 minutong siksik at busog na talakayan.
Lagi natin tandaan, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang mahalagang impormasyon mula sa pamahalaan. Ako po si Asec Kris Ablan ng PCOO at ito ang FYI.